Yun, malungkot na balita ito para sa mga DDS sapagkat si Attorney Leila De Lima, ang dating senadora, ay acquitted doon po sa isang isinampang kaso ng Duterte administration 6 years ago. After 6 years of being deprived of her liberty, eto na ngayon si De Lima. Mukhang makakalaya na pero meron pa pong isang pending na kaso sa kanya. Kaya kung hindi po siya makakapag-bail doon, patuloy po siyang makukulong. Ano ba yung isinampang kaso dito kay Leila De Lima? Yun po ay yung Section 26 conspiracy sa pagkakalakal po ng illegal na droga. May kaparusahan po iyan ng pagkakakulong ng life imprisonment. Pero dahil nga po sa naging paghuhusga ng korte, napawalang sala na po itong si Leila De Lima. Basahin po natin ang balita. Ayon po dito sa ABS-CBN News Online, De Lima acquitted of conspiracy to commit illegal drug trading. Muntinlupa Court on Friday acquitted former Senator Leila De Lima of conspiracy to commit illegal drug trading. De Lima's acquittal is with respect to the charge before Muntinlupa RTC Branch 204 where ex-Bureau of Corrections officer in charge, Rafael Ragos, retracted his claim that he delivered drug money in 2012. Ragos, in April last year, retracted all his allegations claiming he was coerced by former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. O, malungkot na balita ito sa mga DDS na talagang gustong-gusto po nila kasi yung makonvict itong si Leila De Lima. Ako, wala naman akong pakialam dyan kay Leila De Lima. Kung ano lang ang tama at dapat, doon po tayo. Nakita po ng korte na ang tama at dapat ay i-acquit ito pong si Leila De Lima. Wala po tayong magagawa dyan kung di igalang at irespeto ang naging desisyon po ng korte. Panoorin po natin ang pahayag ng abogado nito pong si Leila De Lima, kaugnay po ng pagkaka-acquit niya dyan po sa kanyang kinaharap na kaso na conspiracy for drug trade. Pakinggan po natin ang pahayag nga po dito ng kanyang naging abogado. Ojo, Jeff. Araw na ito ang nagwagi. Gaano man tayo sinubukan durugin at pahitahimikin ng mga lumapastangan sa ating bayan. Sa pagkamit ko ng hustisya sa araw na ito, malinaw sa akin na hindi rin ito ang katapusan. Tuloy ang aking laban. Senator Leila De Lima. Okay. Bigyan ko lang kayo ng short summary ng desisyon. Ang sinabi ng hukuman ay although napatunayan na merong illegal drug trading sa loob ng National Bilibid Prison, walang napakitang ebidensya o positive evidence ang prosecution na mag-uugnay kay Senator Leila De Lima at kay Ronnie P. Dayan. Sabi ni June, mahina daw ang DOJ ngayon. Hindi yung kasalanan ng DOJ ngayon. Kasalanan niya ng DOJ ng Duterte administration. Tandaan mo na ang prosecution ng kaso nitong si De Lima nangyari sa panahon ng Duterte administration. Ang panahon ng Marcos administration kung saan DOJ ngayon si Secretary Remulla ay sumagot na lamang ang nagpresenta na rather. Mama dog ka maingay. Nagpresenta na lamang ng mga ebidensya ngayon ang depensa. Walang kasalanan ng DOJ ngayon. Talaga kayo. Kung sinasabi mo na mahina ang DOJ ngayon, mas mahina ang DOJ nung panahon ni Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya hindi na-convict itong si Leila De Lima. Kasalanan yan ng pagsasampa nila ng kaso noon. Ang mahirap kasi, ang katotohanan dito, alam naman natin na this is politically motivated. Ang katotohanan dyan, si De Lima ay talagang maingay na kritiko ng Duterte administration at pinatahimik siya. Yun ang problema. Pinatahimik siya ng Duterte administration, kaya naman sa pagpapatahimik na yan, mabilisang isinampa ang mga kaso laban sa kanya. At ngayon, ininterpret ng korte na ang mga kasong iyan ay hindi nagtagumpay, wala tayong magagawa. Tapos sisisihin nyo, DOJ, nak ng teteng. Tuloy natin ang sinasabi po dito. Sa sinasabing illegal na kalakaran ng droga,
binanggit din ang hukuman na importante importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos. Yan. Dahil ito ha, hindi ibig sabihin hindi ginawa ni Leila De Lima yan. Ito ang katotohanan dyan. Hindi porket na-acquit si Leila De Lima ay hindi niya naginawa yan. Tandaan po natin, ang naging basihan ng korte sa paghuhusga dito ay ang pagbawi ng pahayag nitong si Ragos. At tatandaan natin na dapat merong moral certainty kapag ka makukumbik ang isang tao na kumakaharap sa isang kaso. Kapag ka merong pag-aalinlangan kahit gaano ito kaliit, yung timbangan ng katarungan will be tilted in favor sa akusado. At ganun ang nangyari dito. Nagkaroon ng pag-aalinlangan dahil bumawi ng kanyang pahayag ang nag-iisa o isa sa mga principal witness ng gobyerno na si dating Bucor chief na si Ragos. Wala tayong magagawa dyan. More so, walang magagawa ang DOJ. Kaya kung sinasabi niyong mahina ang DOJ ngayon, eh, nakakatawa kayo. Higit sa lahat, parang ang sinasampal ninyo sa inyong pahayag ang DOJ ng Duterte administrations. Kasi inuulit ko, ang DOJ sa kasalukuyan ay nag-aantay na lamang ng desisyon ng korte. Tapos na ang pagpo-prosecute kay Leila De Lima. At yon ay ginawa nila sa panahon ng Duterte administration. Sa panahon ng DOJ ni Duterte. O kaya kung kayo'y nasasaktan, sisihin niyo ang nakaraang administrasyon. Bakit nyo sisisihin ang kasalukuyang administrasyon kung ang naging basihan lamang ng korte ay yung ginawa ng nakaraang administrasyon para i-prosecute itong si Leila De Lima. Tuloy natin ang sinasabi po dito ng kanyang abogado. Nung binawi niya itong salaysay, eh, nawala ng tuluyan ang basihan ng akusasyon sa kanya at nagkaroon ng reasonable doubt sa yun. Sa akusasyon. Yun ang sinasabi natin dito. Nagkakaroon ng pag-aalinlangan, reasonable doubt. Kasi ang quantum of proof sa isang conviction for a criminal proceeding dapat beyond reasonable doubt. Walang halong pag-aalinlangan. Pero pag nagkaroon po ng pag-aalinlangan, like this one, kung saan bumawi ng pahayag itong si Ragos, eh papabor talaga yan kay Leila De Lima. Tandaan natin din na itong kinakaharap na kaso ni Leila De Lima ay final na po yan. Diyan po sa isa. Kasi dalawa po yan. Yung isa pending pa at yun po yung kanyang ina-applyan ng bail. Ngunit na-deny yata yung kanyang, o na-deny ba o waiting pa siya ng approval ng petition for bail. Pero itong isa, final na po yan kasi hindi na po siya pwede pang i-prosecute for the same offense. Otherwise, it will violate her rights against double jeopardy. Ano ba ang ibig sabihin ng rights against double jeopardy? Hindi mo pwedeng isa lang sa ikalawang pagkakataon ang isang akusado mula po sa isang kaso na parehas doon sa unang kaso na kanya pong napawalang salaan na. Kaya naman, ang mangyayari dito is totally malaya, magiging malaya doon sa isang kaso itong si Leila De Lima, but para doon sa isang kaso, patuloy niya po itong haharapin at iintayin pa rin natin kung ano po ang desisyon ng korte tungkol po doon. Tuloy po natin ang sinasabi ng abogado dito ni Leila De Lima. Laban kay Senator Leila De Lima at kaya dahil dito, Senator Leila De Lima was acquitted based on reasonable doubt. Initial reaction po ni Senator nung marinig niya? Si Senator Leila De Lima mula umpisa pa lang ay naniniwala sa kanyang pagiging inosente at nung narinig niya na siya ay acquittal, siya ay napaluha at siyempre tuwan-tuwa siya. Yung kanyang reaction ay nagpapasalamat talaga siya sa hukuman, nagpapasalamat siya sa mga kababayan natin, nagpapasalamat siya sa inyong mga media na sinabi niya hindi siya pinabayaan at patuloy na sumama sa kanyang laban sa panggigipit. Yun po yung unang lumabas sa bibig niya, yung pasalamat po, attorney. Oo, at least sa umpisa pa lang sinasabi niya magpapasalamat tayo kung sakasakaling tayo ay... Dito, malinaw ano mga tol? Inuulit natin, walang kinalaman ito sa kasalukuyang administrasyon. Kayong mga DDS na anti-Marcos, kung meron man kayong sisisihin kung bakit na-acquit si De Lima, sisihin ninyo ang Duterte administration. Palpak sila
sa pag-prosecute dito kay De Lima. Yan ang resulta kapag ka minamadali ang pagsasampa ng kaso. Tingnan nyo ngayon ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila minamadali kasi ayaw nila kinalaunan ng isang gumawa ng krimen ay mapapawalang sala because of technicalities. Ayaw nila, ayaw ng ating Pangulo na kapag ka sinampahan ng kaso ang isang gumawa ng krimen, kinalaunan magiging malaya dahil nagkaroon ng pagkukulang ang prosecution. Eh yun ba naisip ng nakaraang administrasyon? Tingin ko hindi. Kasi bakit? Ura-urada, napakabilis ng pangyayari dito kay De Lima. Biruin mo, sinabi lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, De Lima, you are finished. Makatapos ang isang buwan, o kulang-kulang isang buwan, o mahigit isang buwan, arestado si De Lima. O, napakabilis ng pangyayari. Hindi naluto ng ganun kalalim ang kaso para ito ay magresulta sa magandang pagkain. O, ang nangyayari ngayon, acquitted tuloy itong si De Lima. Tapos, isisisi nyo na naman sa kasalukuyang administrasyon. Pero kung titingnan ninyo, kasalanan yan ng nakaraang administrasyon kung bakit na-acquit itong si Leyla De Lima. Mama Dog! Mapawalang sala. Attorney, kasi may hinabol po ng witness, si Attorney Wertay, sa Pao Lawyer. May nabanggit po ba yung court? Sa mismong desisyon ng korte, wala nabanggit. Pero nabanggit lang yung sinabi ni Attorney Demeter Huerta na nung September 25, ito yung linggo, eh, nagpunta raw sa kanya si Deputy Director Ragos para magbigay ng salaysay. Yun lang nabanggit. Sir, without mentioning any merit on the case, kamusta po yung outlook ni Senator Leyla De Lima sa pending naman ng court today? Gaya ng mga nababanggit ko sa mga nakaraang interview sa media. Ito mga tol, pagpapakita lamang ito na hindi pa pwedeng maging arbitrary ang aksyon ng gobyerno. Ano, hindi pa pwedeng pagka ikaw ang nakaupo, kung ano ang gusto mong mangyari, mangyayari na. Kailangan sumunod tayo sa rule of law. Kailangan sumunod tayo sa due process. At ganon ang ginagawa ngayon ng Marcos administration. Kung bakit tumagal ang sistema dito kay Bantag. Kung bakit tumagal ang sistema dito kay Tebes. Kasi sinisigurado nila na ang pangyayari katulad nitong kay De Lima, hindi mangyayari dito kay Bantag at saka kay Tebes. Mahirap naman na ang dami mong pinapatay. Tapos kinalaunan, maa-acquit ka sa kaso dahil lamang sa technicalities. Eh, ito namang si De Lima, nakalulungkot pa rin sa mga naniniwala dito na ito ay may kaugnayan talaga sa illegal na droga. Ganun pa man, walang magagawa eh. Nagkulang ang prosecution ng nakaraang administrasyon, hindi ngayon. Bakit nyo sasabihin, inuulit ko lang, na DOJ yung may kasalanan ngayon? Kasalanan yan ng nakaraang administrasyon kung bakit acquitted ngayon itong si Leyla De Lima. O yan muna ang ating update sa pagkakataong ito. Si Leyla De Lima sa isang kasong kanyang kinaharap ay nanalo. Acquitted po siya sa isinampang kaso ng Duterte administration laban sa kanya. Pero nakabinbin pa rin po ang isang kaso niya para pa rin sa the same na kaso ng paglabag sa Republic Act 9165. At yun po ang aabangan natin kung ano ang mangyayari sa kaso na yun. Pero most likely, as early as now, malamang sa malamang, maa-acquit din doon si Leyla De Lima. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hindi na ako magsha-shoutout. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.